Magagalaro sa atin lahat, ano, sa ating mga kaibigang forklift operator. Para sa inyo, ang video na ito. At sa ating mga kaibigang safety officer na manggagawa. So, pag-uusapan natin yung tungkol sa forklift operation. How to drive forklift safe at yung mga tips, bibigyan natin yung mga tips para maiwasan yung accident sa mga forklift operator. So, para sa inyo yung video na ito. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Magandang araw sa ating mga kaibigang forklift operator, sa mga safety officer, sa ating mga manggagawa. So, magbibigay tayo ng counting tips with regards to safety safety forklift. Kung paano mag-drive ng safe sa forklift. So, forklift operator safety and procedure how to operate. So, magbibigay tayo mga tips para maiwasan yung accident sa ating mga forklift operator. So, understand how forklift works. So, operate forklift safely and skillfully. Dapat safety. Safe tayo habang tayo nagpo-forklift. Identify operating hazard. Alamin natin yung mga hazard na ma-encounter natin. Apply general principle of safe operation. So, properly inspect and maintain forklift. Dapat lagi natin i-check kung yun ba'y condition pa bago gamitin. Understand the hands-on portion of the training. So ito, the major parts of powered industrial lift truck, yun yung forklift. So i-check natin lahat ng area niya, yung mga major parts, kung functional na ba, functional pa ba, or ito ay defective na, yung kanyang gulong, yung steering wheel sa likod, yung drive wheels, yung forks, tsaka yung overhead guard, check natin, baka may malaglagan tayo, yung kanyang hydraulic cylinder, kung gumagana pa ba, yung lahat, manubela, check natin, lahat ng parts, bago natin gamitin kung ito ba ay functional pa. So, sa ating pag-check, gagamit tayo yung form. Meron tayong form dapat. Check natin yung battery, yung lights, yung oil, water, yung brake, at saka air, at saka gas. So, check natin yan kung alin yung good, alin yung defective. Then, i-report natin sa ating safety officer pagka ito ay defective bago gamitin. Para maiwasan yung accident, dapat ito ay ginagawa daily or every shift. Bago turnover sa kapalitan, dapat re-check ito na ito ay good condition bago gamitin. Okay. Basic checking. Yan yung mga battery, light, oil, water, and brake. Tsaka yung gas. So, general precaution and rules. Before it ship, examine forklift for safely purposes. Avoid operating vehicle that required maintenance or repair. So, hindi pwede gamitin pagka ito ay kailangan ayusin. Never leave operating forklift unattended. Hindi pwede imana kung saan-saan lang. In fact, leaving unattended forklift, ito ay isang illegal and mayroong consequences as a safety hazard. Even without actual occurrence of the accident, no and never exceed the lifting capacity. Hindi pwedeng sumabra tayo doon sa kanyang lifting capacity. Forklift need to be refueled. So, dapat ito ay condition lagi. Well ventilated and location. Ilagay mo siya sa isang lugar na hindi siya mababasa at hindi siya safe siya. Walang hazard na makakasira doon sa forklift. Forklift which are not in use should be carefully parked with the parking brake applied. Dapat park siya at yung brake niya nandun siya, nakapark na maayos, baka tumakbo. Inawanan mo, hindi siya nakabrake, baka tumakbo. Okay, safe and smooth operating.
As the operator of the forklift, you must receive through forklift safety training and certification before being entrusted with a heavy machinery. Dapat meron kang proper training bago ka magsumabak or license. Be alert and attentive to your surroundings and environment at all times. With these forklift safety tips, ito yung mga tips. Avoid hazard on floor. So yung mga basa, surface, dapat iwasan mo, baka dumulas, magkaroon ng aksidente. Driving over small scattered hazard, dapat kukunti lang yung hazard. Direct your forklift forward when driving ramp, but downhill reverse. Pwede ito pa atras pagka yung harap mo ay nahaharangan or yung fork, mataas yung karga mo, pwede mo patakbuhin pa atras, reverse. Alert others of your coming with a horn or your voice. Pwedeng bumusina ka pagka merong paparating or gamitin mo yung voice mo, yung boses. Keep safe distance from people and from other truck. So, dumistansya siya sa ibang mga truck at sa mga tao na sa paligid. Stop only when you enough space to push safely. Never allow unauthorized people to drive or otherwise operate the forklift. So, hindi pwedeng kung sino-sino lang. Dapat yung mga authorized talaga. At saka mayroon proper training at with license. Never operate with a greasy hand or shoes. You could easily slide or slip and cause an accident. So, hindi pwedeng ma-oily yung kamay mo, yung sapatos mo, ipuro basa. Pwede ka ma-slide doon habang ikaw nag-operate. Dapat ika naka-PPE rin yung driver. Okay. Eliminate hazard to the surrounding people. If you're driving, always keep an eye out for the other people around you, especially those on foot. So, titingnan mo, baka mamaya meron sa gilid mo, maatrasan mo siya, masagasaan, matusok ng fork. So, titingnan mo muna, be alert. Avoid fast move. So, hindi pwedeng sobrang bilis. So, kung ano lang yung capacity, yung KPS standard doon sa area mo, kailangan mo sundin yon to avoid accident. Okay? Sudden turns can loss of load even the entire forklift of balance. Pwede ma-out balance ito pag sumubra sa capacity na load na dapat mo ikakarga. So, allow check carefully before turning or backing up the vehicle. Keep in mind that people may be walking or standing one of your blind side. Check natin, baka mamaya mayroon man naglalakad sa blind side mo, sa kikita, hindi mo nakikita, bigla mo siyang naatrasan. Dapat keep in mind that people may be walking or standing one of your blind side. Isipin mabuti na baka mamaya may masagasaan ka bago i-operate ang forklift. So, no one should be allowed to stand or walk beneath up the fork. Hindi pwedeng may nakikita tayo na nakasakay sa fork habang ino-operate yung forklift. So, yun ay bawal at pwede siyang malaglag at pwede siyang ma-aksidente. Yun ay tinatawag na unsafe act. Okay. When load become hazard, paano naman naging hazard yung load? So, pagka ito ay halimbawa, yung ano mo natatakpan, yung if your load obstruct your view, operate the forklift reverse to improve visibility and operation control. Halimbawa, natatakpan yung harap mo, no? Sobrang laki ng karga mo, pwede mong gamitin pa atras para ma-improve yung visibility. Makita mo yung dadaanan mo, makita mo yung mga tao sa paligid at wala ka, hindi ka makaka-aksidente. So, if visibility remains obstructed, enlist and help of a lookout or helper to guide you between the obstacle and people. So, hanap ka ng helper na mag-sinyas or mag-guide habang ikaw ay nag-operate. Pagka, halimbawa, sobrang laki ng karga at hindi mo nakikita yung harap, yung daanan mo, puli pa atras at hanap ka ng magpa-assist sa helper na siyang mag-guide sa iyo
sa daan pang maayos yung pag deliver mo o pag transfer ng mga load. So yun guys, ano, dapat safety lagi. Quality forklift operator. Ito yung mga quality naman, ano, pinaka-importante sa isang forklift operator. Number one, patient. May mahabang pasensya. Number two, good communication. May maayos na pakikiusap. Okay. Number three, attention to detail. Madetalye sa lahat ng oras. Flexibility. May kakayahan umangkop. Working well under pressure. Nagtatrabaho ng maayos kahit sobrang stress na o pagod. Organization. May maayos na pag-turnover sa kasama o sa kinabibilangang organisasyon. Ito guys, yung mga qualities of a good forklift operator. Okay, safety start with you. Dapat mag-umpisa sa atin yung safety natin asa sa iba. Nasa atin mag-umpisa yung safety. Ito naman yung mga kailangan i-check bilang isang operator, ano? Forklift safety check. So, ito ay ginagawa daily. Pre-ship, forklift, every pre-ship, mayroon dapat inspection. Ano yung mga i-check natin? Yung operating control, dapat condition. Yung kanyang set, yung upuan, check natin. Fluid. Yung fluid ng forklift, baka mamaya naubusan na. Yung battery, baka lowbat na. Yung gulong, baka mamaya butas na yung gulong or defective na yung gulong. Yung kanyang forks, yung tinidor niya, baka kami tabihin na, no? Dapat lahat ito i-check natin at isulat sa isang form bago gamitin. Ito ay ginagawa bago gamitin or bago mag turnover sa kapalitan. Ginagawa ito daily. Titingnan lahat kung yung bang forklift ay good condition. Okay, if leaving forklift unattended, lower forks dapat nakababa, hindi pwede nakataas. Halimbawa, iniwanan mo, pinark mo, ibaba yung kanyang tinidor. Neutralize control. Shut off power. Seat brake. O, patayin yung power. Dapat hindi pa iwanan na umaandar. Bawal iwanan na umaandar yung forklift. Seat brake. Dapat nakabrake. Pagpaglaalis mo, ayun ay inoperate ng iba. At pwede kaya tumakbo pagka na-park mo sa isang hindi flat at yun ay tumakbo, hindi pang maka-aksidente sa iba. Okay, ito yung mga dos of forklift operation. So, insured operators are trained and licensed to use the forklift. Dapat ano siya? Mayroon siya proper training. May license siya. Perform visual check before each work shift day. So, ito yung mga dos na kailangan natin, ano? Wear appropriate personal protective equipment when inspecting and operating. Dapat naka-PPE siya bago siya mag-inspect. Keep arms leg inside the camp. So, wear seat belt while driving. Dapat naka-seat belt habang siya ay nagda-drive. Report any damage, defect, incident to safety manager. Mark defect, damage with load, clear, warning label, sign, or tag. Lalagyan ng tag kung alin yung defective. Plan the route you will take for accurate hazard assessment prevention. Drive within the posted speed limit in approved area. So, kung anong approved area, kung pa-keep its speed limit, doon sa area mo, dapat yun ay hanggang doon lang, hindi pwede lumagpas to avoid accident. Sound horn at intersection, blind spot. So, dapat bumusina tayo. Halimbawa, liliko ka, naka-blind spot. At baka may makasalubong ka as a forklift operator, dapat sound the horn. So, keep sufficient distance from other vehicle or forklift. So, sufficient distance, baka magkabanggaan kayo sa ibang vehicle, sa mga truck, or sa kasama mong forklift din, or sa tao nandun sa area. Okay, take care when approaching pedestrian, always give them right
Obey. Mga Pilistiyan, ano? Tingnan natin, baka may tao naglalakad at ang bilis natin magpatakbo, makasagasa pa tayong tao. So, ito yung mga dos of forklift operation. Ito naman yung mga don't of forklift operation. Ano-ano yun? Operate a forklift without license, without training, bawal, ano? Operate forklift that posted defect damage. Baka kahit damage, ino-operate mo pa rin. Ito yung mga don't. Yung break suddenly, take sharp turn. Bawa, alam mo na, mahina yung brake, ginamit mo pa rin. Nagda-drive sa mga slippery hands, madumi yung kamay, basa, wala. Or operate if the load obscure of your vision. Tinatakpan mo na yung, ano, yung vision mo, yung sa harap mo, sobrang laki ng karga mo, at nagda-drive ka pa rin, pwede kang makasagasa no, sa harap mo kasi hindi mo nakikita. So, ito yung mga don't, ano? O di kaya, mayroon nakaupo na tao doon sa kanyang horn na habang inaangat mo, may nakasakay na tao. Pwede siya malaglag or pwede siya ma-aksidente. Kaya ito ay part ng don't of forklift operation. So, lift people up on forks. So, habang tinataas mo, may nakasakay na tao. O meron naman, itinaas mo yung fork niya, meron naman tao sa baba na pwede malaglagan nung iyong load. So, yun guys, ano? Yung mga dos and don't of forklift operation. Okay guys, thank you for watching this video. Paki-like na lang at paki-share. So, pag nagustuhan mo yung video to, kung nagustuhan mo, please subscribe to my YouTube channel para updated ka sa sunod natin upload. Thank you, bye-bye.